Hindi lahat ng kwento nakikita. Hindi lahat ng nakikita, ikukwento mo na. Babala, huwag kayong ganon! Babala. Legit ang kwentuhan tuwing tanghalian dito sa Babala. Huwag kayong ganon. Ang mga maglalaro ngayon mula sa mga nag-audition online, mag-BFF for 8 years. Ooh. Here's Bodge and Ting. Bodge and Ting. B-O-J. Hi, Ting. Hello po. Bodge. Hello, hi, Bodge. Hi, Bossy. 8 years ng mag-BFF. Saan kayo na unang nagkakilala? Sa call center po. Call center. Hanggang ngayon, nasa call center pa rin kayo? Yes po. Okay. Unfortunately. Fortunately. Wow, okay. Kayo ba ay judgmental? Siya po. Ah, siya medyo lang po. Medyo lang. 100%. Ikaw talagang todong judgmental ka, ha? Yes. Okay. Kaya good luck sa inyo. Eto na, mga Dabber Gods, nakikilating sa ninyo. Aha, okay. Pao, men. Eto na, legit Dabber Gods number 1. It's a very, very beautiful day, mga Kadabber Cats. Ako po si Isabel Lenlen from Bacoor, Cavite. And I believe, don't make the same mistake twice. Try mo din yung iba. So, ha? Wow. Dito naman tayo kay Legit Dabber Cats number 2. Hello, mga Kadabber Cats. Ako si Mutya, taga Quezon City, at naniniwala sa kasabihang, lahat ng problema, may solusyon. Kung walang solusyon, huwag mo nang problemahin. Oo. Ano bang problema mo? Ito na tayo sa Legit Dabber Cats number 3. Hello mga ka-Dabber Cats. Ako po si Raigo Mateo. Taga Quezon City po at naniniwala po ako sa kasabihang kung kaya ng iba, pagawa mo sa kanila. And Legit Dabber Cats number 4. Hello, Dabber Cats! Ako po si Eliza Pineda at naniniwala ako sa kasabihan na pag hindi kayo nagdala ng payong, mababasa kayo ng ulan. Ay. Ha? Ha? Kahit walang ulan? Totoo ba yun? Grabe okay, naman. Nice tip, ha? Okay. Pag hindi nagdala ng payong, eh kung walang ulan. Yun lang. Team, ano? Team Boy. Team Bodge. Dapat pala Bodge Team. Team Bodge. Oo. Ano sa tingin niyo ang kwento nila? Mga ano, familiar kasi yung iba eh. So, mga child star. Child star? Child star? Oh. Bakit na may namumukhaan kayo? Dalawa. Dalawa? Okay. Ay, magdugtungan para hindi bitin. Mga child star, bla 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 bla. Ano? Mga child star... Na hindi na child. Na hindi na child. Adolescent child. Adolescent celebrities. Okay. Alam niyo ba? Na sila ay mga dating child stars. Oh, paano mong bali? Galing mo doon, ha? Kasi familiar yung dalawa. Oh, pero walang premyo yun. Ay, wala. Okay. Ito, may premyo para sa unang tanong. Step forward number 3, Raiko. Raiko, sakit. For 20,000 pesos. Mm-hmm. Ang magtatanong ay ang pinakagwapong kapatid ni Tito. Alan? Si Raiko ba? Uy. Ay may dalawang Best Child Performer Award? Nako. A. Tama. B. Mali. Nako. Isa-isa. Best Child Performer. Not one. But two. And one. 10 seconds to decide. Timer starts now. Ulan lang yan. Ano. Two or one? A. Tama. Tama? Yes. Best child performer? Dalawa. Alamin natin. Ang tanong! Tama nga ba na si Raiko ay may dalawang Best Child Performer Award? Ay, naku! Raiko! Naku! Ina! Isa, pwede. Oh!
20,000 pesos. Tama nga. Legit. Raiko, ano yung dalawang Best Child Performer Award mo? Same show lang po siya, yung Honesto po. Tapos, pero different ano po. Opo, sa PMPC po at saka sa Guillermo Box Office po. Oh, ilang taong ka nag-start, Raiko? Nag-start po ako 5 years old po. 5 years Opo. Old? Ilang taong ka na nun? 15. Ten years. 10 years. Ilang taon ka nung na-receive mo yung award niya? 6 po, 2014. No? Ang bata, 6 years old. Paano uma-acting yung 6 years old pag ganun? Totoo ba yun para sa'yo o ini-explain nung parents mo na kunwa-kunwari lang? Sa tingin ko po kasi nasa ano naman po yan eh, nasa bata po siguro. Kung gusto po talaga nila yung ginagawa nila, talagang madali na lang po yan para sa kanila, para sa akin po. Ayun po siya, Kuya Rayo, yung Honesto. Ang galing. Ano, Rayko, yan bang Honesto? Maraming crying scenes yan, for sure. Madami po. Paano ka pinag-internalize? Anong sinabi sa'yo ng pinag-internalize? Si Rayko muna, mama, ikaw. Ang ginagawa po nila, yung mom ko po kasi, lagi ko pong kasama sa taping, pinapaalis po nila sa set po, tapos parang sinasabi po nila sa akin na umalis na yung mami mo, hindi na siya babalik. Pareho tayo. Parang bye. Paano naman yung proseso sa pag-memorize ng mga lines? Meron po akong teacher noon, si Teacher Edna po. Ginaguide niya po ako sa mga lines ko, pinapasaulo niya po sa akin, one by one. Hindi ba ano yun, Raiko, yung ano, yung pinapaalis yung magulang mo? Hindi ba traumatizing yun? Ay, hindi naman po gano'n. Raiko, kunyari, sabihin namin umalis na rin yung mami mo, iiyak ka rin yun. Ngayon ba, mag-work pa din yun? Ay, baka hindi na po siguro. Baka matuwa pa siya eh. Buti nga po siya, pinapaalis nun sa akin, wala na daw talaga forever. Grabe naman yun. Paano yung puyat pag taping? Ano po kasi yun eh. Everyday din po kasi yung shooting ko nun. So, ang gising ko po nun, mga 3 a.m. po. Tapos, aga, wala pa po kaming car nun, kaya nagpapaservice po kami. So, dadating po sa set, mga 6 na po. Tapos, tuloy-tuloy na po yun. Oo. Homeschool po. Homeschool ka from the set? Opo. From grade 1 to grade 6 po, homeschool. Pero wala pang online-online nun, ano? Meron na po nun sa school po namin sa UST, Angelicum College po. Pero right now, online ka na online Hindi school. Po. Regular classes na po kami sa Lasal. Wow, face-to-face. Yes. Alam ba nung classmates mo na ikaw si Honesto? Hanggat maaari po, hindi ko po talaga pinapaalam yung... Alam na nila ngayon! Alam na! Bakit? Hindi ko naman... Para po sa akin, hindi naman po kasi siguro ano yun, parang relevant sa usapan pagdating sa school. Kasi po, I'm going to school to learn, not to... Yes. Parang sabihin ko po sa school ko na ako si Honesto. Ganun po. You know, grabe. Ang cute. Wow. Ano yung pinaka-ano, famous or yung sumikat na line mo sa Honesto? Ah, sige po. Parang, Honesto, promise. Wow. Gagana ba yan pag nanligaw ka na ngayon? No. paano yan? 15 ka na. Ngayon ba? Pinapayagan ka na yung mama na mag-love life na? Mga naman niligaw. Ako po, personal choice din naman po na ayaw ko pa po. Kasi nga po, grade 10 na po ako. Mm-hmm. Malapit na po ako mag-grade 11. Kailangan ko na po talaga mag-focus sa school. Very good, very good. And sa acting naman, meron ka bang bagong pinagkakaabalahan ngayon? For now po, meron lang pong isa, yung Vibing with the Freshies po ng Star Magic. Pero sa ngayon po kasi hindi pa po gano'n tumatanggap. Kasi nga po, dahil sa school, regular na po. Very good. Mahirap po yung schedule. Very good. Good luck sa schooling mo, Raiko. And I hope to see you in your future projects pa. Thank you. Thank you. Karen pa lang hindi makapagsalita ba? Ay, parang, teka muna. Wala, Karen, wala. Alam mo, to Joe, parang medyo ano, medyo... Hindi, naiilang eh. Bakit ka naiilang, Karen? Hindi naman po. Nagbablush ka. Hindi, this is makeup. Gusto mo ba paalisin din natin si mami mo? Ayan, nagbablush na. Raiko, thank you. Thank you. Si Karen, thank you. 14 years old. Ba't kasamang age? Halata eh. Uy, may 20,000 na kayo. Ha? Pwede pa madagdagan yan para sa huling tanong. Okay? For 30 pa.
for 30,000 pesos. Uh-huh. Ang tanong! No! Diyan sa tatlong natira, sino sa kanila ang champion nako sa singing contest? Sabi niyo, pamilyar. Tingnan natin. A. Butya. B. Lenlen. Or C. Eliza. Singing, ah. Champion. It's either Lenlen or Eliza. Kasi, ah, hindi siya sure. Kasi umaacting to si Mutya tsaka tong Eliza, eh. Oo. Feeling ko Lenlen. Feeling mo? Feeling ko siya yung ayusin niyo yung mga feeling ninyo. Meron kayo 10 seconds. Timer, go. Feeling mo? Sino na? May panalo na kayo. Anong sagot nyo? Let's go. Sige. Sino? Letter B, Lenlen. Yun, sa huli. Si... Ano yung una? Okay, si Lenlen. So, si Lenlen. Yes po. Ito? Ito yung una. Yung nakasalamin po. Alamin natin, tanungin muna natin si Mutya. Si Lenlen daw ang singing champion. Oh. Ang tanong! Si Mutya ba ay champion sa singing contest? Hanap ko naman! Ay, hindi. Uy, may bago ah. Pero kumakanta din ba si Mutya? Yeah. Medyo po. Ay, hindi kami naniniwala. Hindi po talaga singer. Mutya, ay grabe, napakaganda mo naman. Dalagang-dalaga ka na. Salamat po ate, coming from you. Oh my gosh. Coming from me, kaka. Pero mas ma-hurt ka kung coming from me. Ilan taong ka na ngayon, Mutya? 17 po. 17. Bilis ng mga araw, no? Ilan taong ka na nag-start ka? 4 years old po. Whoa! Wow! 4 years old, paano ka nakuhang mag-artista nung ganun ka bata, 4 years old? Nag-audition, in-audition? Nag-audition din po ako, nag-workshop po. And actually po, nakuha po ako dahil nakita po akong sumayaw sa jeep. Kasi po nung bata po ako, mahilig po akong sumayaw. So pag minanig po ako kanta, opo, medyo po, sumasayaw po ako agad. So yun po, binigyan po ako ng calling card po. Yun. Saan ka sumayaw? Sa jeep po. Kasi sa jeep? Po, nasa biyahe lang po kami nun. Tapos may narinig po akong tugtog. Sumayon na po ako. Hindi! Pag may narinig ka bang tugtog ngayon, sasayaw ka? Hala! Oo, oh, yan! Ay, no! Halo. Music! Sa jeep noon, saan kayo pupunta? Si Mommy po. Hindi ko po malala kung saan kayo pupunta eh. Oh, galing naman. Para iwas sa bayan. Oo, na. Tipid. Parang ganyan din. Di ba ganyan din si Pauling? Ano yung sa'yo ang pinaka-memorable mo na show nung bata ka? For me po yung Mutya and Be Careful With My Heart po. Be Careful With My yes, Heart. Yes po. Ayan, so Ma'am Alan, napaka-cute na bata mo. Nung ganyang edad mo ba talagang gusto mo nang mag-artista? Yes po. Ako po yung nagpilit kay Mommy talaga. No? Nakikita ko po sa TV yung mga show. Sabi ko, paano po ba papasok? Bubuksan po ba yung TV? Ginaganon ko po. Gusto mo talagang mag-ano sa TV. Kaya gustong-gusto ko po talaga nun. Eh, natupad yung pangarap mo. Yes po. Ngayon ba nag-a-active ka pa? Yes po, ako. Talaga. How about your school? Yes po, homeschooled po. Ay, kanin... Sige. Sige, ma'am. Hindi, ikaw na, Pao. para quits ka. Kasama niyo lang si Mami ba? Apo. Yes, si Mami. Si Mami balita ko, sumasayaw din eh. Oh, kasama niyo sumasayaw sa jeep noon. Music! Ay, oo nga. Sumasayaw niyo si Mami. Oh, di ba? Cute ni Mami.
Ayan na, mami! Yeah! Ba. Go, mami. Yes. Thank you, mami. Libre bayad. Di si Raiko kasi, di ba, pagkailangan niyang umiyak, sinasabihan siya, umalis na yung mami mo. Ano sa iiyak. Ikaw, eh, 4 years old ka nun. Paano? May ganun din pong time. Tapos meron pong eksena po, kunwari po patay po yung tatay ko po sa eksena. Si mami po yung pinahiga. Ha? Huh? Mami, pag ganun. Extra pala si Mami Carmelita. Mami Carmelita. Yes po, totoo po. So iyak na iyak ka? Opo. Tapos minsan po, pinapasakay nila sa van, ganun po. Tapos, Mami, iyak na po ako nun. Si Mami, paano po yun pagka ganun, pinapaiyak? Siyempre, pag mga anak natin, ayaw natin ng nasasaktan, ganyan. Pero pag nakikita mo sa acting, pinapaiyak yung anak, ano pong... Nararamdaman niyo naman. Ay, ako naman po ay pinasok niya po kasi yung trabahong yan. Gusto niya, kaya... Kung hindi naman po masyadong... Nakikita ko na nahihirapan siya. Alam ko nung nasaktan siya. Alam ko nung nasaktan ka eh. Saan to? Kwento sa akin. Nung pinahiga siya, tapos natuwa yung anak niya. Walang ganun po siya. Wala naman iyak. Pero hindi naman po umabot yung gusto niya na rin sakalin yung director. Ganun kasi. Di ba siyempre pag yung anak mo eh. Hindi po. Ako pa nga po yung nagagalit sa kanya, sir. Kasi ano... Inaaway niya yung director. Bakit inaaway? Nag-ipon po siya ng bato para batuhin yung assistant director nila. Bakit kasi feeling mo pinapagod ka? Hindi po. As a joke lang naman po yun. Close ko po yung director na yun. Pinipilit po kasi niya ako. Tapos nakaupo po ako. Sirena po ako. Sabi niya. Sabi ko sa'yo, umiyak ka. Ano ginagawa na sa bato? Babato ko sa'yo. Pero, as a joke lang po yun. Kabiruan mo yung director ninyo. Sa presinto magpaliwanag. Yes. Pero yung support naman ni Mami talagang all 100%. Ako nga po yung nagsasabi kay Derek na, Derek, pagalitan mo kasi hindi maganda yung sumasagot. Very good. Para ba disiplina din. Pero Mami, kayo ba pinangarap niyo din na maging artista si Mutya nung bata siya? Ay, hindi po, ma'am. Ano pong gusto niyo sana sa kanya? Maging? Maging... paglaki, mga ganun. Miss Universe. Ay, tara! Why not? Ladies and gentlemen, here is candidate number one. Rampa. Tapos pakilala. Go. Sa jeep ito, kunyari, nasa jeep ulit tayo. Sa jeep, syempre ma-outbalance siya. Candidate number one. Pwede din. Opa. Hello everyone, I'm Mutya Arquia from Quezon City, Philippines! Aray! Pakaya po po yung bayan! Alam mo na, Paolo, alagaan mo na to. Oo nga, hindi mo ba naisip mo tiyan na maging beauty queen? Actually po, before si Mami gustong-gusto po niya talaga. Pero ngayon tanggap po niya na hindi ko po gusto. Hindi na po sa ayaw na ayaw ko po. Pero feel ko lang po kasi hindi bagay sa akin, parang ganun po. More on... Mas gusto ko po kasi mga boxing, ganyan po. Mga astig-astig po. Mr. Pogi. Hindi po, like, gusto ko po kasi yung mas mukha po akong strong, sports. Independent. Sports po, yes. Mm, sports. Po. Pero kung hindi showbiz, ano yung career path na ipapursue mo, Mutya? In the future po, or kahit ngayon po. Kahit ngayon. Pag sports kasi you have to start sa medyo mas bata ka. Feel ko into sports and po, volleyball and free diving po. Tama. Volleyball. Volleyball and free diving. Free diver ka? Yes po. Wow, soon to be certified. Sana po. Wow. Good luck. Good luck and thank you. Mutya. Ito na, magkakaalam na. Ang pinili nila si Len. Siya kaya ang champion sa singing contest. Ang tanong! Si Lenlen ba ay nag-champion sa singing contest? Ayan ba! Ay, nako! Ay! Fake or legit? Legit! Ito ang legit na 30,000 peso. Naks! Champion sa singing contest? Hindi kami naniniwala! On cue? Agad? Ladies and gentlemen. Bakit di na lang
number one, Lenda. Sing it number two. May karapatang mag-champion. Champion pala talaga. Oo. Kailan ka nag-champion, Lenlen? I was in middle school po, elementary. 3 times in a row. Three times in a row? Itumba na yan! 3 times nag-champion? Mm-hmm. Yes. Grabe. So, yan ba yung naging pass mo para pumasok sa showbiz? Yung no, singing? Po. Actually, I started acting when I was 4. Four din? Opo, first gig ko po ang Bantatay. Yeah. Ang cute mo doon. Thank you. Si Ryza, oh. Di, si Ryza, si Len. Ay, oy, wow! Naka-work na pala ni Ryza. Yes po, naka-work po kami ni Ryza. Pero naka-work talaga sa Ryza May Show. Sa Ryza May Show? Opo, Vampire ang daddy ko din. Yes. Pero ilang taong ka na? Magka-age pa kayo? 18 po. Magka-age? Magka-edad sila. Nauna pa siya sa'yo sa showbiz. 4 years old siya, ikaw 6. No. Ikaw naman, saan ka, saan jeep ka naman sumasaya? Ano ba? Paano ka? Wala po, wala pong jeep. Walang jeep. When I was 4, I auditioned pop for MMK. And then after that, nagustuhan po ako ng mga producers. Nagkaroon po ako ng mga teleseries such as Bantatay, Football Lilits, Alice Bungisngis. And it was really a tough ride. Pero the most important thing is po yung mga lessons na natutunan ko. Na hanggang ngayon. Wait, paano yung audition ng 4 years old? Oo nga. Natatanda mo? Actually, wala po akong sinabi. Gusto po akong pakantahin, hindi po ako kumanta. Ay, parang may kilala kaming ganyan. Gusto po akong magsalita, hindi po ako nagsalita. May kilala kaming ganyan. Pinagsisa ka ba? So, I was really lucky. Lucky po. Oh, yes. Galing, no? Very good. Pero ikaw ba, dream mo din noon, nung bata ka pa na maging artista, na maging actress, o naging pangarap din ng mga magulang mo? I guess I really enjoyed it lang po. But, yeah. My first priority po talaga is my education. Studies talaga, syempre. Ano yung mga challenges na na-encounter mo as a child star? Well, when I was 4 po kasi, there were so many challenges such as, syempre po, acting requires us to get out of our comfort zones in portraying different roles that are given to us. Kailangan pigain. Opo, nahirapan po akong makuha yung self-confidence ko, which is really important po, di ba? And through that experience po, I learned how to take criticism in a constructive way, which is very important. And yung pinakamagandang advice po na natutunan ko was from Ate Marian po. Ano she sabi said niya? Na napaka-importante po talaga yung pakikisama. Yes. Kasi we all have something to share, to offer. Kaya nga po tayo nandito, we're all talented. But if you don't know how to get along with others, may possibility po hindi po kayo magiging successful. Mm-mm. Tama naman. Ngayong 18 ka na. Oh. Yes. So, meron ka bang, nag-act ka pa ba ngayon? Meron ka ba mga acting yes, projects? So, but next month po, I'm going to start my college life. Oh, naku, yes. Galing! So, Lilo muna. Opo. Lilo muna. Anong course mo na ititake lang? Psychology po. Wow, psychology. Naku, magiging, gusto mo maging doktor? Yes po. I'm in a field where I get to communicate with people firsthand, like nursing, psychology po. Yun po. Sexy mo dun. Tignan mo yung isa na summer yan eh. Yes! May, pero doktor siya ganito. Oo. This one. Hinga mo ko pala! Horror. Ano ba pelikula yan, Chucky? Ano pelikula yan? Yan po yung Vampirella with Ate Marian. Oo. Siyempre vampire yun. Ano yung ba bang naging roles before? Mga roles ko po before, ang trademark ko po kasi yung Bantatay, kaya ako po nakuha yung name ko na Lenlen with Kuya Raymart. Tapos po yung pangalawa ko po ang teleserye, yung Football Lilits. Medyo boyish naman po ako doon, one of the boys. And then yung Alice Bungisngis po with Miss Jean Garcia, Ate Bea, Benene, yun. Anong dream role mo in case magpatuloy ka sa showbiz? I guess the really most challenging role po is yung villain. Kasi yun po yung pinaka nagbibigay color sa plain canvas ng script. Villain. Villain. Kung saan pinanganak si ano? Sino? Villain yun, villain yun. Oh, dito ka muna. Dito ka muna. Para si Ellen, ha? Minus point. Ikaw, niloloko mo yung mga santo. Ah. Wala. Yeah. Villain lang. Yeah. Open lang masyado yung villain. O kunyari, nag-aaral ka na, masyado ka nang involved dun sa studies mo sa psychology, binigyan ka ngayon ng dream role mo. Paano? Ano gagawin mo? I've been doing that since I was a kid po, multitasking. Actually, ako po talaga yung tao na I can't
sit still. I have to do something. So I'm really good at doing everything at once, parang ganun po. So managing work and education is really my thing po. Eh, kaso parang yung mga psychology students, bawal mag-multitask eh. Ay, ganun ba? Oo, may bagong pinatupad na. May pinatupad na batas. Bagong pinatupad, mama. Talaga ba? Oy, pero Mama Helen, napansin naman natin si Lenlen magaling magsalita, di ba? Very eloquent. Siya lang naman ay may Best Children Host Award. Saan to? Sa Tropang Pochi po. Talaga? TV show po namin dati with Ate Bianca Umali, Lian Valentin, and Ella po. Best host na, singing champion. Paano ka gawin natin? Tumba na yan! Tumba na yan! Okay. Thank you, Len! Salamat, Len! Thank you, Len! Good, good luck sa studies. Good luck sa career. Okay. Ay, ay. Usapin natin si... Eliza or Lisa? Eliza. 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 Eliza with Eliza. Eliza. Hi, gandang Eliza. Bata. Kamusta na, Eliza? Oo nga. Okay naman po. Anong kakantahin mo ngayon? Hello? Isang kapatid. Hello? Hello? Ilan taon ka naman nag-start? Nag-start po ako mag-audition. 3 years old ako. Ah, pinakabata. Yes, and then... tapos, 4 years old po ako na-accept kasi masyado pa daw po akong bata. Oo, ano. Sa, ano, noontime show din po. Mmm, talagang. Tapos ngayon, ilan taon ka na? 18. Yes! Ay! Hello, 18 po na sila pala. Plus 10! Uy, ito nga. Talaga? 28 ka na? Yes! Dabar kids sila nila Miles din, di ba? Oh! Yes! Kabatch kasi Miles. Kabatch pala sila ni Miles. Mm. Ayan, si Miles, sa kanan. Ayun, si Miles. Ayun, sa likod. Ito? Hindi. Si Laila de Lima yan, eh, pabera. Si Jane, si Miles, tsaka si Eliza. Ito si Miles. So, si Miles po, si Jane. Knock-knock! Going Balilit Days yan, Eliza. Si Jane po ito. Jane o Ineza. O Ineza. Ang galing. 28 na, ang bilis ng panahon naman. Ikaw, ano pang ginagawa mo ngayon? Ngayon po, mostly yung pinagkakabalahan ko ay social media and I'm also a writer po. Oh! Ano mga sinusulat mo? Anong saka nagva-vandal? Hindi, your friend. Nagagraffiti po. PR po. So, sa mga brands, I write PR articles. Mm-hmm. Tapos, sa mga events naman po. Corporate. Current events, mga concerts, or kapag halimbawa kailangan ng coverage ng isang event, I will write it po. Yun. Galing. Eh, paano yun? Sigurado kapag may mga events... Baka hindi ka ba nabubulabog kasi nandun ka para i-cover yung event. Pero syempre, mga tao magpapapicture sa'yo. Mm-hmm. Tsaka papakantahin ka. Actually, oo. Meron times talaga na, halimbawa, andun ako, very professional pa ako, diba? Tapos, diba, uy, si Flor de Luna, papicture na! Tapos, minsan nakakahiya dun sa mga ano kasama ko kasi professional sila. Mm. Pero okay lang naman. Syempre, ano natin yan. History natin yan, so... Cool-cool lang. Yes. Oy, meron ka raw award. Mm-mm. Best Actress Award. Tarax, congrats. Yes. May acting challenge kami sa'yo, Mutya. Hello. Surprise to. Si Eliza. Eliza. Si Mutya kasi yung tagal natin kinausap. Sa kanilang tatlo na lang, Mama Alan. Si Eliza. Ang challenge. Na, Alan, ang challenge nito, si Mama Alan ang ka-acting nyo. Ha? Siya yung nanay. Talaga? Ah, siya yung bibigyan ng pansit? Wala namang pansit. Wala ba? Iiwan siya, iiwan ko siya kasi mag-a-abroad ako. So, ang matutuwa anak, siya. Ang anak, parang wala namang pakialam. Di mag-abroad ka, ganun. Sorry. Ano ba ang motivation ko dyan? Wala namang pakialam, ganun. Kunyari magkakapatid kayong tatlo. Tapos ang motivation nyo, paano nangyaring ito ang ating ina? Hindi, aalis. Ah, hindi ba? Aalis niya. Ang tatay nila, tisoy na tisoy. Ay, sorry, maganda yung script, Mama Paolo. Sorry, sorry. Doon ka nga muna. Okay. Ah, ito pa pala, may kapatid pa silang lalaki. Si Kuya Raiko. Yan si Kuya. O, teka, nagbablush na naman si ano. Karen. Oh, kailangan ba natin ng mga kapitbahay? Oh, dito. Mga kapitbahay! Kapitbahay. Dito kayo mga kapitbahay, Marites. Ano mga kapitbahay? Cast of thousands. Oh. Wala pa!
Okay, baka kung maleta man lang dyan. Ito may maleta ako. May nakita ako. Okay. Ready na, Direk. Ready na yung set. Lights. Okay. Ready, Direk. Rolling. Rolling. Cameras rolling. Lights. Camera. Action. Mga anak. Yes po, Nay. Masakit man sa kalooban ko, pero kailangan ko na kayong iwanan. Mag-a-abroad ako. Mag-a-abroad? Mag-a-abroad ka, Nay? Mm-hmm. Ano pong ano pong spelling mo, abroad? Abroad. A-B-R-O-W-D. Abroad. Kuya, kuya, magkano ho itong binibenta nyo? Hindi binibenta to, maleta to! Ano ko, nilalako nyo? Kailangan ko lang gawin to para mabuhay kayo na maayos, makapag-aral kayo na maayos. Di ba kami pwede sumama? Oo nga hindi po. Kayo kakasya sa maleta. Na, ano pong trabaho nyo doon sa Dubai? DH. Na, hindi ba pwedeng dito ka nalang magtrabaho, Nay? Wala namang DH sa Pilipinas. Yung kami kailangan iwan. Sumasagot yung nanay. Nay, naman, mahal mo ba talaga kami, hindi Nay? Hindi mo ba naiisip mahal na mahal mo kayo mga anak? Sa amin, Nay. Para nga sa inyo itong gagawin ko, anak. Ang pagdala na lang sa maleta na to. Ang hirap na. Pero teka, Nay. Totoong nanay ka ba namin? Ayan na! Ayan na! Ako, 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 ako! Nagdududa ba kayo? Ba't hindi tayo magkakamuka? Ayan na! Dinerecho! Hindi nyo ba nakita ang picture ng tatay nyo na sa itaas lang ng piano natin? Mukhang mag-piano kami. Oh, may piano, mayaman. Hello! Mayaman. Hello! Mayaman. Pero sobrang gwapo ng tatay nyo. Nagtataka din ako kung bakit nagustuhan ako. Nay, ilang taon po ba kayo nang anak sa amin? Ha? Ilang taon po ba kayo nang anak sa amin? 12. Mga anak, aalis na ako. Gusto ko makitang nag-iiyakan kayo. Nay. Yung maleta ko. Nay! 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 Aalis! Ayaw mo na aalis! Nay! Magstay na ako. Baka naman po kasi iba ang pupuntahan nyo. Para makasiguro kayo, kayo magdala ng maleta, o. Oh. And cut! Sayang. Ang galing. Pero paano nga, paano nangyaring Charis? May maraming salamat. Actingan lang, friend. Actingan lang. Thank you, guys. Thank you, Eliza. Thank you, Raiko, Mutya, and Lanlan. And congratulations sa inyo po, Chantin. Panalo kayo ng 50,000 pesos! Thank you sa mga bisita natin ngayong araw. Masaya kaming makamusta kayo. Good luck sa future plans at sa inyong mga careers. Oh.